Ang mga kuripot, hindi nila mararamdaman yung generous giving ng Diyos kasi kuripot din ang pagbibigay sa kanila. Hindi ba kayo nakakahalata yung mga kuripot, yung mga hindi mapagbigay, yung mga mararamot, habang buhay nagtitipid? Habang buhay, tuos ng tuos. Habang buhay, kwenta ng kwenta. Habang buhay, tiis ng tiis. Eh kasi yun ang style nila. Pag tinitiis mo ang iyong kapwa, ay dititiisin ka rin ng langit. Pag minemenos, nililiitan, kinukontian mo ang bigay sa iba, edi konti rin ang dating ng blessing sa iyo, kaya katipid ng tipid. Sasabihin ng iba, alam mo, kaya ako nabuhay ng matagal, katitipid ko. Hindi nila naiintindihan, kaya ang tagal mong tipid lang ng tipid, kasi kuripot ka. Imposible ba sa Diyos na buhusan ka ng pagpapala pag gusto niya? Sino makakapigil sa Diyos kung gusto kanyang palangoyin sa pera? At sino naman ang makakapigil sa kanya kung ayaw kanyang bigyan? Alam niyo kung sino ang makakapag-udyok sa Diyos at makakapigil sa Diyos? Tayo rin. Because in the same way you give, you receive. What you do to others, they do unto you, and God does to you. Ang tunay na matalino mapagbigay, kasi ang pagbibigay ay pagtatanim, at ang pagtatanim ay pag-ani. Hindi man yung binigyan mong eksaktong tao ang anihan mo, aani ka sa iba. Kasi si Jesus ang may sabi, what you plant, you harvest. Pero ang pinagkakait, ipinagdadamot mo sa iba, ipagkakait at ipagdadamot din sa iyo ng langit. Kaya maging mapagbigay dahil matalino at lalo naman kung dahil maka-Diyos.